Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon pong umagang ito ay kasama natin sa banalang pagdiriwang na ito na siyang nagdiriwang ngayon, si Father Toti. Tama, Father. No? Siya po ay taga Legazpi, Diocese of Legazpi. Siya po ay nagmi-mission sa Aruba. Yan ay dating bahagi ng Netherlands. Tama po ba, Father? Yan, para siyang isang malaking isla. Siya po ay doon nagmi-mission at siya po ay isang Bicolano. Yan. So, taas po ang kamay ng mga Bicolanong nasimba ngayon sa National Shrine. Oh, marami din. Ano po? Welcome po sa inyo dito sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, dito ating natunghayan mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Pero atin munang tingnan na ang covenant ng bansang Israel, yung kanilang yung pangako ng Diyos sa bayang ito, yung kanilang kasunduan. Ang sabi ng Diyos, ako ang inyong Panginoon, kayo ang aking bayan. Ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Pero kayo ang aking bayan. Pero yan ay nakalimutan na ng tao, no, ng mga Israelita pagdating ng panahon. Kaya pag nakalimot sila diyan, anong ginagawa ng mga Israelita, ng mga Hudiyo? Pumapasok sa buhay ng kasalanan. Nakakalimutan nila ang Diyos. At nakakalimutan nilang sila'y bayan ng Diyos. Kaya sila'y napasok sa kasamaan. Pero bakit sila sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan? Dahil, halimbawa, ang mga Hudiyo ay nakakapangasawa ng ibang lahi. May ibang paniniwala, magkakaanak yang mga yan. At hindi na maipamamana itong kanilang covenant na ito. Kayong aking bayan, ako lamang ang inyong Diyos. Hindi na maipamamana sa mga anak, makakalimutan na. So ang mga batang ito, nakakalimutan nila ang Diyos. Anong gagawin sa buhay? Magkakamali, magkakasala. Tapos sisibul dyan ng hari. At dito makikita natin si Haring Joaquin. Siya'y naging makasalanan. Pag nagkasala ang bayang Israel, ito ang cycle. Pag nagkasala, anong gagawin ng Diyos? Parurusahan. At ang parusa, ipatatapon, matatalo sa mga digmaan. Kita natin na nangyari sa kanila. Sila'y naging bihag sa Babylonia, no? Sa mahabang panahon. Dahil sila'y suwail. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi nababali sa kanyang pangako. Kayo pa rin ang aking bayan. No? Hindi nababali ang Diyos dyan. Pero ang tao, nakakalimot. No? Ang isang pamilya nilang dating matatag, matibay, pag nakalimot sa Diyos, naguho. Bakit nakakalimot sa Diyos? Kaya na sinabi ko kanina, yung dating kanilang mga ninuno, yan yung matitibay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Nung magkaanak, nung sila'y makapangasawa ng ibang mga may paniniwala, nasisira ang kanilang pamilya. Tingnan ninyo sa panahon natin, kahit sa ating panahon, ngayon, matibay ang itinatag na pamilya ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Pero tayo'y marami sa pamilya natin makapangasawa ng may ibang paniniwala. Ang ibang ay walang Diyos. Ibang ay walang respeto. No? Kaya yung mga ina nagagalit sa kanilang anak, bakit yan ang pinili mo? Walang paniniwala sa Diyos. Kaya ang nangyayari sa pamilya, nagiging wounded, nagiging broken. Kaya bumabagsak. No? Yung pundasyong matibay, dati, ngayon ay nawawasak, nagkakawatak-watak ang pamilya. Dahil
nakakalimot sa Diyos. Tingnan ninyo ang mabuting balita na ating napakinggan. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Na hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, ay makakarating sa langit, no? Sapagkat alam natin na kapag ka ikaw ay ang pamumuhay mo ay hindi maganda, no? Oo, araw-araw nagdadasal ka nga. Pero ang kaibuturan naman ng nasa kaloob-looban naman ng iyong puso ay masama, no? Suwapang ka naman, madamot ka naman, ano? Tingnan ninyo sa lahat ng ipinatapon sa Babylonia. Sinong ipinatapon ng Diyos doon? Kung inyong mapapansin, napakaganda, ano? Lahat ay kanyang tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tingnan niyo, lahat ay naging bihag sa Babylonia. Lahat ay naging alipin. Lahat ay nagdusa doon. Sinong iniwanan sa Israel? Yung mga mahihirap. Di dinala ng hari. Una, di nila mapapakinabangan. Mahirap. Pero, papansin ninyo, hindi sila ipinatapon. Hindi naging bihag. Hindi naging alipin ang mga mahihirap na ito. Sapagkat ito ang mga mahal ng Diyos. Titingnan natin, sila'y mahirap. Pero tingnan nyo, nung ang Diyos ay magparusa, nung ang Diyos ay magbagsak ng parusa sa bayang Israel, sila'y iwan. Ang mga mahirap, mga pinabayaan, mga orpan, mga balo, yan ang mga mahal ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no, sa ating pagtawag sa Diyos, no, sa ating paglapit sa Panginoong Diyos, no, huwag nating kalimutan ang mga taong mga mahal niya, mga mahihirap, no. Huwag natin silang pabayaan, no, sapagkat minsan mapapansin ninyo na ang mga mahihirap na ito ay may kakayanan silang magdala sa atin sa impyerno. No? Meron silang kakayanan, no? Ang mga mahihirap na ito, meron silang kakayanan na tayo'y dalhin sa impyerno. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa, ano, magkaroon tayo ng puso sa mga taong nangangailangan, sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, sapagkat pinsan ang mga yan, kaya nila tayong ibulid sa impyerno pag sila'y ating hinamak, pag sila'y ating pinabayaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa langit. Kahit napakaganda ng iyong ginawa, nagagumagawa ng himala, nagpapalayas ng mga demonyo, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala.